huwag kang papasok sa isang relasyon kung ikaw mismo hindi ka pa nakaka-move on sa past mo. Ako mismo naranasan ko yan, and sobrang sakit makitang umiiyak yung taong nagmamahal sa'yo kasi kailangan mo na siyang iwan dahil gusto mo nang bumalik dun sa taong mahal mo. Bale, 6 years po kami ng ex ko po nung naghiwalay po kami nitong pandemic. Then may nakilala pa akong isang tao na kabibrigtan din po niya sa 2 years niyang partner. Yung may sumalo sa kanya, yung may nakaintindi sa kanya, may naging katuwang siya sa lahat. Ngayon po, bumalik po yung ex ko 6 years. Ang nangyari po, hindi ko siya tinanggap. Parang naisip ko, wala lang mo ginagawa sa akin masama itong bago. Bakit kailangan ko siya lukupin? Okay na sana lahat, kaso... Ngayon po, itong bago ko po, bumalik siya dun sa ex niya. Oh my! Bumalik siya dun sa ex niya. Sabi ko, mahal mo pa ba? Nakiusap siya sa akin, gusto niya yung bumalik sa partner. Kaya pinalaya ko po siya talaga. Kasi nahihirapan din ako, nakikita siya umiiyak. Okay na sana lahat, pero yung taong akala mong ipaglalaban ka, mawala rin pala. Pinahawakan ko po kasi yung mga pangako niya sa akin eh, na hindi siya mag-ahanap ng iba na ako na lang. Kasi pareho kami nasaktan, alam niyo yung pakaramdam na nasaktan. Alam niyo yung hoping pa rin ako na babalik siya kahit na alam ko sa sarili ko na wala naman na kung babalikan. Hindi ko kaya magmahal na natatakot na po ako. Parang na-phobia na po ako. Hindi mo tinanggap yung ex mo for 6 years kasi umaasa ka na itong pinaglaban mo, ipaglalaban ka rin. Yun pala, iiwanan ka din. Hindi ka ipaglalaban. At ang ginawa ni Kuya, hinayaan niya. Hinayaan niya kasi he's willing to give up the person that he loves para lang sa ikakaligaya nito. Yung mga ganitong tao, they don't deserve this kind of treatment dahil pumapasok tayo sa relasyon na hindi pa naman tayo handa. Kapag yung dalawang tao na nasaktan ay nagsama, malaki talaga yung tendency niya na maging sila. Kasi parehas na broken yun eh. Tapos nagkakaintindihan yun. Kaya talagang malaki yung chance na magkaigihan. Pero alam mo, doubt ako if love yun. Kasi kapag ikaw talaga ay dumadaan ka sa sakit and you're broken, parang kahit sinong tao na lumalapit sa'yo, you're getting attached to it. But that doesn't mean that you really love each other. Na-attach siya sa'yo, pero hindi ka talaga niya mahal. Di ba parang panakikbutas ka lang sa sakit? Ang laki ng gap sa buhay mo. Gusto mong i-fulfill agad yun. So naghahanap tayo ng tao na feeling natin bubuo dun. Tapos pag dumating na yung parang realization point din sa buhay mo na mahal ko pa pala yung ex ko, bigla mo lang siyang iiwan sa ere. Parang nakakalungkot lang kasi kung sino pa yung mga tao na talagang totoong magmamahal sa atin, yung talagang totoong papahalagahan tayo, sila pa yung biglang maiiwan sa ere dahil nga pinasok natin sila sa isang relasyon tayo mismo hindi pa tayo handa. Alam mo, minsan Pat, masarap damdamin yung sakit. Kasi kapag na-value mo yung sakit, mababalue mo yung saya. Kung ito yung moment na broken ka dahil iniwan ka ng taong ipinaglaban mo, embrace the pain. Kasi minsan you're faking it, gusto mo na agad move on ka na. Di ba? Ay, kailangan masaya ako agad, di ba? Eh, masakit nga yung nangyari sa'yo eh. Eh, di iiyak mo, sabihin mo masakit, di ba? Para kung gaano mo niyakap yung sakit, ganun mo rin mayayakap yung totoong happiness. Totoong happiness that everyone of us deserves. Diba, if you're broken, hayaan mo munang mag-heal ka talaga 100%. Masarap magmahal, sobrang sarap magmahal. And that's why sobrang sakit din talaga pag hindi ito nag-workout. Pero that's life. It may work, it may not work. Pero at the end of the day, ang pinaka-importante dito is yung wala tayong nilolokong tao. Maging buo tayo sa kung sino man yung ating mamahalin starting day one. Yun lang guys, and sana maging inspirasyon.